to be in love is real. Mistakes and my regrets every single day since I shut that door. So won't you just love me like you used to love me? Or won't you just touch me like you used to touch me? No more biting on my tongue, I'll get it off my chest. It's easy on my lungs as they decompress. So won't you just love me? Kita nyo, meron tayong singit dito. Ito yung singit na. Ito. Susukat ko sa inyo ngayon. Pinalalapot ko lang, ha? Dito tayo, maglalaga. Ito yung magiging ganyan. Iba yung shape mo. Iba yung shape ko. Iba na niya yung shape ni Che. Bawat tao. Hanggang doon sa singit na yun. No? Ito. Ito kasi ay design sa pagpupo at pagtayo. Hindi siya design para higaan. Hindi mahirap pag umihingi. Pwede iangat lang. Tapos ang underwear niya, o kanyang ano, is ni garter na lang. Hindi mo siguro magbe-belt siya na yan. Hindi so, po, garter lang. So, kung pwedeng na dito yung garter, kung ano, kung pwede na kailanin. Pero pagka umihi ka, at pwede naman siyang, hindi man makakasagabal sa pagpunta mo sa banyo, angat mo lang. Pero sana po siya yung mataas kasi ang kanyang ano eh. Hanggang din sa kaligili, pwede. Pero dahil ikaw ay medyo mas maisi sa akin, pwede man sa ino ka, final. Tayo mo ay, okay. So, halimbawa, tumayo ka. Nang kanina, nakuha ka, gumanyan siya. Suspender na ka. Gumanyan siya. Ang taas, ano? Hilahin mo lang sa sukat na sinasabi ko sa isingit para pag-uho mo. Ngayon, may tendency gumanyan ka. Kasi yun ang nahanap na katawan mo nung wala ka man rin. Kung ano yung mawal din ito, ganun ka. Kumakal ka na. May titingin sa inyo. O kaya may salamin. Tingnan nyo yung sarili nyo. Diba, sinabi ni Che, Mi, taas ka kasi nakaganun ka kasi magsasakitan nyo. Tutukol yun. Kasi yung katawan mo ang nasusunod ngayon, hindi yung brace ng dapa. So, aangat ka. Tapos ayos, ano? Ayos, ganda. Ito yung adjustment lagi. So, walang, kung ano yung shape, sabihin, huwag ka magkakabit na nakabit niya. So, lang yun yan. No, ayan. Get na lang. Ito ha, taas sa kamay. Hindi, kita pa, kita sa forma pala, kita na eh. Ayan o. Ayan na. Ah, ito yung shape ng harapan. Diyan, dalawa yan. Isang sa likod, sasaklob yun. No? Ito, kita mo, ito na yung singit. So, pwede yung tumaas kapag umupo ka. Sabi kasi, mapupuno na dyan to eh.
Aangat dyan, okay lang. Pero once na tumayo ka, hilahin mo rin dito. Hanggang singit yun. Kasi ito yung forma mo. Ang higpit, ulitin ko, ito na pinakamahigpit. So, pag lumapas dyan, pag kukumong, baka bumotok, ano? Lalo pag kumain, ano? Mali posisyon. So, yan. Nawala yung tiyan ng... Ay! Para po Kuya Lars, pagkakain siya, okay lang pong suot niya. Kung medyo okay, parang nakasikip sa chan. Okay, di pagkakakain, siguro, hindi naman siguro bubukol ka agad yung... Hindi ka mag-release. Ang kain niya parang dalawang kutsara lang na kain. Hindi naman. Ang ano doon, ang makakapagpaputok nito o makakapasikip ay yung maling position mo. Kailangan talaga yung... Yeah, I've been waiting to tell you how much I miss the way you turn me on. Yeah, oh, it's been playing on my mind and my emotions now for far too long. Yeah, said we shouldn't go there, it's time to move on. Let's do this again, babe, prove him I'm wrong. I know I tend to overcomplicate, but this time I know we belong. Yeah, I feel the temptations taking over my body. You know you're my one and only. Just couldn't wait for you to call me. Life without you could just ain't enough. So won't you just love me? Love me like you used to love me. Or won't you just touch me? Touch me like you used to touch me. No more biting on my tongue, I'll get it off my chest. It's easy on my lungs as they decompress. So won't you just love me? Love me like you used to love me. Love me. Chance to breathe, yeah. Just killing time so we can figure out ourselves and everything we need. I said it's just the wrong time, girl. Your friend said it too, but every road led me straight back to you. Isn't it funny how things work out when it's meant to be? And love is real, yeah. I feel the temptations taking over my body. You know you're my one. Ibabaw? Oo. Ayoko. Ito yung nasa likod. Pwede naman ganito. Ilalim. Pwede naman ganito. Kaya lang, nakabukol. Diba? Mas gusto ko to. Nasa ibabaw so, yung frog. Ito ay isang buo na hinati lang sa dalawa. Hmm. So, ay, isang buong ano yan, hinati para, lang. Para matanggal natin siya. Hindi mo matanggal yan kung buo yan, eh, di ba? So, may kakayanan ng magtanggal at magsuot. Kung hindi makakasagabal, suot mo lang. Kung meron kang gagawin na sagabal to, tanggal. Ang paghiga ay hindi dapat naka-brace. Dahil walang natulog ng ganito katigas ang higaan. Siguro ay may mga... Pero paano kung tatanggalin, sabi niyo, o kagayon? Tuturo ko sa inyo lahat. Gigilid ka ulit. Tinuturo ko sa inyo. Tinuturo ko sa inyo. Slowly. Opposite lang nung ginawa kong pagsusuot, ang pagkatanggal. Pabalik lang, rewind mo lang yun. Okay, eto na ha. Halimbawa, eto na. Wala pang start mo. Nailagay ko nga si strap, wala pa tayong permanent na tightness. Okay lang medyo gulo, pero nakalagay na siya. Kasi ang final nito ay sitting and standing. Ulitin ko, hindi ito sinusuot ng nakahiga. Matutulog ka. Or hindi ka natutulog ng nakahiga. Nakabrace. Walang nagbrace na nakahiga. Laging pag-upo at pagtayo ito. No? So, halimbawa nakasuot na, nakagaling ka na sa pag-upo na matagal, tumayo ka. Tatanggalin ko na ito. Papa, tanggal niya. Lahat siya, tanggal. Parang napsak lang niya. Tanggal, di ba?
Tatagilid ka ulit. Yung pagtanggal, kung paano ka nagsimulang magsuot. Tagilid ka ulit. Tagilid. Tatapin. Naharap ka sa bintana mo. Ang hirap. Sige lang po. Okay lang. So, yeah. Ganyan, wag mo na siya pahirapan. Kaya mo nang hatakan niya. Ito ay forma naman talaga ng katawan mo to. Kung lumaki ka, eh, pwede naman siguro. Pwede nga sa OPG, eh. Pero wag, sa iyo. So, ayun na. Lalagyan ko natin ng strap. Strap natin yung pag-upo at saka yung pagtayo. Papunta dun sa question nyo kanila. Pagsabahan natin ang pagkakaiba ng meron at wala, ha? Okay. Part na therapy yung pag-turning-turning, ha? Alone. Oo, oh, di ba kaya niya? Dati nagpapa-assist pa yan. Tatawagan siya, eh. Iikot ako, natagilid ako. Oh, diba? Sabi nga namin, magkano. Oh, kasi... Tsaka kasi hindi siya naglalakad kasi yung tuhut na nahihirapan daw siya. So, magsimula tayo sa kama na kung ano yung galaw. No? Dito nga, pwede mong isama dito, eh. Kung halimbawa, gusto mo siya sa nayan, no? Isama ko lang dito. Kahit sumandal yan dito, nasandal ka na yan. So, pwede na siyang matulog na tagilid. Hindi yung wala siyang choice, eh, kundi tihaya. Kamu. Kaya yung pagtaob kanina, sabi ko, kung itutuloy-tuloy ko taob, kakayanin niya eh. Mm-hmm. Wala namang delikado kasi ang tao, kapag may problema sa buto, sa spine, igulong-gulong mo lang yan, pabalik-balik, hindi delikado. Huwag lamang yung umupo ng galing dito na walang galing. Lahat ng delikado. Gumanon eh. Unlike yung buto na nakahilera na ganyan, pagulungan mo lang yan, magpantay na pantay lahat yan, walang delikado, mabali, no? Okay. Nasanay siya ng tatlong una. Akala niya, pag tinanggal yung dalawa, masakit na masakit sa dibdib, hindi makahinga, pero kaya pala. So, hello, magmula ngayon, isa na lang ang magiging una. Hanggat maaari, sanayin niyo, isa lang ha. Kung ito manipis para sa inyo, isa pa rin, pero mas makapal na konti dito. So, na-reverse natin, no? May reverse na tayo ngayon na isip lang pala yung nagpapaniwala sa kanya. Mas sa tatlong unan, mas relax yun. Kaya naman, man, ah. Yung unang ko doon, yung unang ko sa kwarto, yung green. So, yung dati kong unan. Okay, sige na. So, posture ang pinag-usapan natin. Nakuha na natin ang tamang posture sa kama. Diba? Isang unan lang yan, oh. So, mas relax, mas kumpiyansa tayo na. Tsaka hindi masyadong elevated naman, yung naman. Buto niya. And, mas pabor sa pagsusuot natin ito. Kung tatlo unan na, imagine mo, katawan niya nakaganan. So, mali na tayo ron. Scoop! Again, ito ang level ng kanyang likod. Isusapsok na lang natin. Huwag magsusapsok ng wala. Oh, ayan. Kita ka. Pagitan nito, yung baywa. Oh. So, ganun na kata. Scoop! Hawak ko ilalim. Siniksik ko. Hindi ko siya maisiksik ng todo kasi walang nag-final ng ganyang posisyon. Ang final talaga nakahiga. No? Ayusin ang straps. Hawak ko ilalim. Yan, at sa lagay mo na espesyon. Dali lang. Ayun yun, mismong singit ha. Mismong singit pala, hindi buto. Singit ha. Tundi ko na. Hawak ko sa ilalim. Kasi pagka pinatihaya ko siya ng bitawan ko to, aamat yan eh. Hindi siya nakasalpak na ike. Marimping. Matihaya. So, ang brace ko hindi nakabago lang siya. So, nawala siya. Sige. Balik, ikot pa ulit, pabalik dito, ini-slide ko sa dito. Kuya, kaya mong hilahin para may karo ka. Hila, kapre, ang ibang sila. Ito pa. Okay, so, isa ko ito. So, kukuhanin mo na yung middle. Yan, ha? Middle. Iniusog-usog ko lang siya. Tsaka ginaganon-ganon, no? Iba nga nilalagay ng pulbos, eh, para madulasan, no? So, alam natin, hindi siya dapat magtagal sa ganitong posisyon ng nakahiga kasi masakit yan. Alam ko bakit? Nakahiga ka sa matigas eh. Ito ay, again, sa pag-upo at pagtayo. No? Tanggalin ko ang bre, kuhanin ko lahat ng mga straps. Kuya, tanggal lahat. Yakas ko lahat ng straps. So, yan. Yeah. May isa pa rito. Suspender. Rilahin mo ha. Oops. So, dito naman. Kung medyo mataas sa kilikili, hila pa baba ha. Makikita natin ang final nito sa pagtayo. Up! Up, equal na, di ba? Ready na ang harapan. So, kung pwedeng ito, kapain mo rito, medyo mataas dito. Okay lang yun. Mamaya natin i-adjust sa pagtayo. Front over back. Ayun siya, nakatulog. Ulitin ko yung shape ng katawan mo. Kung ano yung nakuha natin kanina doon. Huwag ka maglalagay ng sinunod mo niya sa likod.
umaga niya mamaya, naku, layo, no? So, shape ng katawan. Ito yung pinakambra natin kanina, di ba? Saka natin ilalagay niya ito. O, oh, mataas pala. Kaya, hihilakin natin pala ba, ha? Katawan. Hindi lang. Sorry. Bale, tinaman natin yung pag nakakayo na yun. So, ganyan lang ako, hindi ko muna hinahapit sa dalawang tabi, ha? Lagay ko lang sa, nakaganyan, nakatukul lang ako para hindi siya mawala sa center. Center, baba. Ayun, no? Hindi pwedeng naghihila ako dito, gumaganyan naman siya, no? Yan, pwede ka tumulong sa gitna. Hmm. Para hindi to? Hindi siya gumalaw. Oo, oh, nasa naman dito. Dayo ko. Tama nga, dapat na matahin na kahit mano-mano natin. No? Tahin mo na para hindi makawala. Iiwan naman ako. Yan. Pasok. Pwedeng hindi permanent na tightness muna. No? Nasa, ano muna tayo? Yung konting-konting ano lang. Dapat. Alam ko natin magbawas ng tabi na. Okay. Kaya lagi. Hindi tapat-tapat niya talaga. Dalawa. Dalawa. Tatihan mo nga pala ha. Please, ito ha. Kasi, ito ha. Dalawang tabi lang. Ako. Hindi mo lalo kaya na ganun. Para may alawa tayo. Pwede. Kani mabait ko sa ipagdantahin ito. So, yung suspender, hindi naman kailangan permanent. Ito ay, kaya suspender to, sa pagtayo, baka mahulog. Pero hindi mahulog yun. Siya pa namang yung pataas eh. Ito ay design lang para makompleto natin siya na parang santo. No? Parang jumper lang. Parang jumper lang. Kasi ang pangit kasi pag naka-tube lang eh. So, hindi siya permanent na masikip. Binigay ko lang siya, nakabantay. Halalay lang po siya. Kasi tayo ay sa pagtayo naman at saka sa pag-upo eh. Tsaka kasi po nakakapit na yan sa katawan. Oo, tsaka tayo magpa-final. Buwa sa katawan. So, katitignan natin sa pagkakahigaan niya, mukhang okay na. Pero hindi pa tayo pag-realize sa nakita natin nakahiga kasi upo pa siya. Ko, yan ay sa upo. Upo na tayo. Sa akin, kung ano yung tagilid mo kanina doon, tagilid ka naman dito. Hindi ka mahuhulog kasi nakaharang naman si Chie dito eh. Ang hirap. Hindi, alin ka, kapit ka sa akin. Hindi pwedeng mag-gitsan. Gilang. Oops, kapit ka sa akin. Gigilid ng kama. Ito. Ito ang kakapit mo, ito. Gigilid lang mo naman. O sige, ito. Tagilid ka muna. Ako natutulong sa iyo, ha? Okay. Hindi ka mahuhulog. Kapit ka. Angat ko na po. Ngayon lang siya nakahiga dito. Apo. Kuya, palagay mo laki yung love pillow natin. Ikalo. Kasi hindi niya naman ito kwarto. Isa pa. Kaya ba? Ngayon, lalagyan ko pa ng unan ha. Angat pa. Angat. Doon sa kabila. Ano ba kwarto niya? Kabila? Doon po talaga. Mas mababa ang kama mo ron. Apo. Kasi dito, mataas pa kasi ito eh. Dahil may mga gamit nila. Ayun, kaya pala. Kasi kaya ito, sadya po talaga ang ano. Itong height ng kama na ito talaga sa video, bata-bata mo nang hihiga. Pero sa... Ako nga po maliit, nahirapan ako eh. Ang level ng kama, kahit sino, kahit taano, level lang yan tuhod. Binti lang. Ito yan. Alam mo bakit? Pag sandal mo na gano'n, no? Upo na. Sino yung kama? Ito, may talon pa yan, no? Apo. Na hindi mo nararamdaman na meron kang upuan, ha? Ang layo pa, kala mo na andun. Eh, kung mag-slide yun. Malaking bagay ito. Sa upuan. Kapansin mo ang upuan, kalimitan. Level ng tuhod. Doktor na payo, no? Kailangan naman lahat ng upuan na gagawin. Level ng tuhod. Mm-hmm. High chair sa mga inuman lang yun. Mm-hmm. A bar. A bar lang. Yung malalim, tayo upo na. Expect. Na kapag umupo ka, na nakalabit ang paa. Okay. Oo. Tutulungan kita, pero gagawin mo rin pag umalis ha. Yung ginagawa ko, kaya mong gawin. Sabay, naka-record naman. Yeah. Tayo na nakalabit ang paa. Yung mga ganyan, kakawit mo. Habang kakapit ka sa bato ko, kung halimbawa si Che ang nandito, kapit lang sa bato ni Che. Kung hindi man, siya talaga ang... Papakita ko muna. Ano, kapit ka sa bato ko. Ang layo ah.
Sige. Gagalaw na sa Jamil. Kamit. Kamit. Sige. 1, 2, and... Please, okay lang. Okay lang ha. Nandito na siya. Oh. Tangat mo nga to. Ayan, tumaas lang siya. Okay lang yan. Pero ang hila niya hanggang. Pagtayo natin yan, makikita na talaga. Hanggang doon na siya. Tataas po talaga kasi napupush siya doon sa ilalim. Ito. Ang duwag, no? Okay lang yan. Hindi wala pag nakaupo. Sa pagtayo naman talaga yan. Yan. So, mamaya. Iwasan ang palagi pag-iyoko kapag nakaupo na kasi mabilis mahila baka mag-diretso, ha? Mas iwasan po. Mas level kasi mas yun ang tamang posture. Eh, yung taas nung pili namin nakatingala, pwede. Okay lang tingala. Pero iyoko, iyoko. Okay. Pero may tanong ko ako. Pero bakit yung iba bakal po gamit? Wala na halos pagpagamit ng bakal ngayon. Sinauna na daw yun. Ito na yung modern. Sinusumpa na ng pasyente at ng doktor ang bakal. Masakit kasi yun. Masakit yun. Hindi, lumuluwag yun. Tsaka bukol-bukol yun. Tsaka old school na. Oh. Katayo na tayo. Sa abroad daw yan ang latest ngayon. Yan, nasilip naman yan. Oh, silip tayo. Me. Sumikip. Pasahin natin talaga si Mickey kasi napuno na ng tiyan yan. Makikita natin na talagang final na shape niyan pag tayo. Dapat sundin mo yung position mo na nakahiga ka ganun kay straight ha. Nakahiga ka rin na. So dapat ganun. Tayo na rin, tayo. Wala ka na. Tayo na. Tayo na. Tayo muna ha. Buka pa ha. Buka, buka. Diretso tingin. Hilahin mo yung bridge mo pababa. Doon sa may sikit. Sige, wala pa. So dapat po i-avoid niya yung mga nakayuko po. Yeah. Kasi lagi siyang ganun maglakad. I-revert na natin ngayon ha. Yung position niya kanina na walang brace. Ay, panghirap pala pag iihi. Hindi nga, pwede nga daw itaas. Oo. Baba, parang bra lang yan. Pag tumaas, baba mo, taas. Yeah. Misan kayo, ganun tayo ng ganun ng bra. Okay. Ulitin ko, ito ay hindi madidikta kapag nakaupo. Ito ay sa pagtayo lang. Ang babae kasi ibang si may takam yan eh. Ibig sabihin takam parang may curve parang dyan. So ito ay magpapakumpleto lang ng design. So, nahila mo na ba? Hanggang doon? Okay. Narandaman mo kinapitan ka ng brace, sundin mo yung gusto kapit ng brace. Mas gusto ng doktor mo na mas tuwid ka ngayon, mas may kumpiyansa ka sa tayo mo. Hindi yung tulad ng dati na sarili mo lang, halos parang walang pupuntahan yung curve niya, ano? Mas nakakarilid pa din ang pain. O nakakabawas. Sakit na. O, kasi nasa tamang alignment na siya. Hinawakan nito. So, yung higpit nito, kapit ka, ha? Ito yung ipapinal natin, che, no? Ng higpit. Ayoko nang mahigpit. Pero kahit mahigpit, pwedeng itaas. Adjust mo. Ay, yeah. Slide lang yung pababa. Okay. So, yun, yeah, nag-a-adjust na ako, ha? Center, center. Baba. Diretso tingin ulit. Oh, nakayuko ka na. So, ito siya. Mas mahaba ang likod part niya kaysa harapan, ha? Kasi, yan ang center niya, weh. Yung so, sa dibdib, ano, ng baba. Pwede na tayong pumunta ng, halika na. May walker ba siya o hindi na? Hindi. Kaya niya mag-isa. Ayan guys, si Kuya Larry yung gumawa ng body brace ni Mami. Thank you nga pala kay Kuya Larry. Okay lang po, para kay Mami.